Compostela, Bali, o mas kilala na ngayon bilang Davao de Oro. Ang Davao de Oro ay ang ikatlong pinakabagong lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Davao sa Mindanao. Ang kabisera nito ay nabunturan at napapaligiran ng Davao del Norte sa kanluran, Agusan del Sur sa Hilaga, at Davao Oriental sa Silangan. Sa timog kanluran, naroon ang golpo ng Davao. Dating kasapi ang lalawigan ng Davao del Norte hanggang naging malayang lalawigan noong 1998. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1975. Compostela, Bali. Si June Bernabe ay panganay na anak sa tatlong magkakapatid. Ang bunso ay babae. Nasa 21 taong gulang nito, si June. Isa si June sa mga kabataan na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil sa salat ang buhay nila, ang hanap buhay ng pamilya niya ay nagbebenta ng kalamansi sa bayan. 2 beses sa isang linggo, lumuluwas ang mga magulang niya para magbenta ng kalamansi sa bayan. Mas madaling mabenta at mas malaki ang kikitain doon. Napakaraming tanim na kalamansi ang meron sila. Iyon na ang nakamulatan nitong si Jun. Ang baryo nila ay napapaligiran ng mga kabundukan. May palayan din. Talagang tipikal na probinsya. At ang kalsada papuntang bayan ay talagang buwis buhay kapag tag-ulan. Hindi simentado at talagang maputi kapag naulan. Meron namang mga bumabiyahe roon na malalaking jeep 3 beses sa loob ng 1 linggo. Kaya kung pupunta ka ng bayan, maghihintay ka talaga sa oras. At kapag naiwan ka, mag-aabang ka na lang sa susunod pa na araw. Kaya laging puno ang jeep. Kahit nga bubong nito, ay may mga nakasakay pa rin. Ang bahay nila ay nakapwesto sa paanan ng bundok. Lalakad ka muna ng ilang metro at nandoon na ang mga kalamansi. Isang malawak naman na kapatagan iyon. May kalayuan ang sentro ng baryo at ang mga kapitbahay nila June ay malalayo ang agwat ng bahay sa kanila. Sa buong araw, tanging maririnig mo lang ay mga huni ng ibon. May kalakihan naman ang daanan. Yun nga lang, hindi ito purong sementado. Yung tipong makakadaan ang 2 sasakyan na magkasalubong. Ang bunso nilang si Inday ay nagpupumilit sumama sa bayan. Gusto na raw niya magkaroon ng laruan. Kaarawan kasi ni Inday sa mismong araw na iyon. Pumayag na lang ang mga magulang na isasama ang kanilang anak. Total, minsan lang naman ito. Kinarga na nila June ang 5 sako ng kalamansi. Ganun karami ang nakukuha nila. At sa susunod na araw ay 5 sako na naman. Nasa bubong ang mga kargada. At dahil marami nga ang sumasakay, ay nasa bubong na ang ibang mga pasahero. Sa araw na iyon, nasa bubong ang pamilya ni June kasama ang iba pa. Katatapos lang ng ulan kaya sobrang lubak yung kalsada. Pero imbis matakot ay natutuwa pa ang mga pasahero.
Sanay na rin kasi at nalilibang sila kapag parang dinuduya na ang kanilang sinasakyan sa putikan. Bawat saliw ng jeep ay naghihiyawan pa ang mga ito. Bukod sa mga bundok ay may mga pangpang rin silang nadaraanan hanggang sa nawala ng kontrol ang sasakyan. Ang akala ng mga pasahero ay bahagi pa rin iyon sa pakikipaglaban ng sasakyan sa putikang daan. Hindi na nakabig ng driver ang manibela, kaya dumiretso na ang jeep sa pangpang at tuluyan itong nahulog. Sa mga sandaling iyon ay naglaga ng saging si June at naghahabulan pa sila ng isa pang kapatid na 15 anyos na si Dodong para silang nakawala sa hawla sa kanilang paglalaro. Hanggang may isang lalaki na kapitbahay nila ang dumating at nagwika ito ng June, ang jeep nahulog daw sa pangpang. Ang tuwang-tuwa na si June ay biglang nakadama ng labis na pangamba at pag-aalala. Binilinan niya si Dodong na manatili sa bahay. Agad tumakbo si June kasama ang kapitbahay upang puntahan ang nasabing lugar. Nadatnan ni June ang mga taong nagkukumpulan sa kalsada habang nakadungaw sa pangpang. May mga umiiyak at nagsisisigaw. At nang dumungo na si June, ay kitang-kita niya ang nakabaliktad na jeep at walang senyales ng buhay. Nagkalat rin ang mga katawan ng tao. Agad na mutawi ang luha sa mga mata ng binata at tuluyang napasigaw na lamang ito. Inay! Napakatarik ng bangina at hindi nila alam kung papaano bababa roon. Kinakailangan na sa kabilang bundok pa sila dadaan upang makuha ang mga bangkay. Inabot pa ng hapon bago nila maikabit ang mga lubid upang gawing hawakan. Sa panahong iyon ay pahirapan pa ang paghingi ng tulong sa gobyerno. Dahil sa kawalan ng agarang komunikasyon, kalunos-lunos ang sinapit ng mga biktima. May naipit, nagkalasog-lasog ang katawan, natusok sa mga sanga. Nadaganan ng mga karga at jeep at may mga tumilapon sa ibang bahagi. Gumagabi na ay hindi pa rin mahagilap ni June ang kanyang pamilya. Nagsindi na ng mga sulo at debateryang ilaw at ang mahirap pa ay biglang umulan. Kaya nawalan rin ng silbi ang mga sulo na kanilang gamit. Malalim na ang gabi. Nang matagpuan niya ang kanyang pamilya, agad niyang niyakap ang bangkay ng kapatid at napahagulhol na lamang ang kawawang binata. Nadaganan ng mga kargamento ang pamilya ni June. Hindi matanggap ng binata ang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang mga magulang at nag-iisang kapatid na babae. Pinagsama ang lahat sa iisang lugar. Ang mga kabaong ay inayos upang paglamayan. Nasa 36 ang bilang ng mga nasawi. Isipin nyo na lang kung gaano karaming pasahero, dagdag pa ang mga kargamento sa iisang jeep lang. Walang nakaligtas kahit ni isa sa aksidenteng iyon. Ang mga pamilyang naiwan ay labis na naghihinagpis. May mga tulala, umiiyak. Yung iba ay sinisisi ang driver na tanging wala doong nilamayan dahil taga-ibang bayan ito. Lumipas ang ilang araw ay inilibing na ang mga
lumisan. Subalit ang kalungkutan ni June at ni Dodong ay labis na nakaapekto sa kanilang buhay araw-araw. Tulad na lang sa oras ng pagkain, nakaharap lang sila sa mesa pero animoy tulala ang dalawang ito. Minsan isang gabi, nagising si June dahil may naririnig siyang boses na tumatawag. Sinundan niya ito na tila nagmumula sa mga tanim na kalamansi ang boses. Naglakad pa si June hanggang makarating siya sa pinakagitna ng taniman. Mula doon ay nasipat niya ang isang nilalang na nasa sanga ng puno na kadapo. Mukha itong ibon ngunit katawan ay tao. Nakaupo ito sa sanga at marihing nakatingin sa kanya. Makalipas ang ilang minuto ay ibinuka nito ang pakpak na sobrang itim at bumulusok patungo sa kanyang direksyon. Subalit, bago pa man siya masunggaban nito, biglang lumiwanag ang puno ng kalamansi at nabura ang nilalang. Napabalikwas sa pagkakahiga si June. Isang panaginip lang pala. Lumabas ng silid si June upang uminom ng tubig. Habang nakaupo ay iniisip niya kung papaano na sila ni Dodong. Ngayong wala na ang kanilang mga magulang. Makalipas ang ilang minuto, napagtanto niya na kailangan nilang ipagpatuloy ang buhay. Naisip niya na kung maglalako na lang kaya siya ng mga kalamansi. Sigurado naman siya na kahit araw-araw niyang gawin, ay hindi siya mauubusan ng supply. Kinabukasan, matapos niyang magluto ng agahan, ay ginising na niya ang kanyang kapatid. Habang nag-aagahan ay ipinaliwanag niya kay Dodong ang mga pagbabago sa kanilang buhay. Napagkasunduan nila na maglalako ng kalamansi si June habang maiiwan naman si Dodong sa bahay. Kapag tapos na ang mga gawain ay pwede nang mamasyal ang kapatid para kahit papaano ay hindi ito tuluyang mabagot. Habang namimitas ang dalawa ng kalamansi, ay tiningnan ni June ang bandang gitna ng taniman. Wala namang kakaiba dito. 10 supot lang ng mga kalamansi ang kailangan ni June. Sapat na ang kikitain noon sa dalawang araw nilang magkapatid. Noong una ay nanibago si June. Sa paglalako niya, hindi may iwasan ang iilan na kamustahin ito. Kahit masakit ay pilit na ngumingiti itong si June. Nakatulong din iyon upang madaling maubos ang nilalako niya. Bago pa magtanghali ay naubos na agad ito. Partida. Hindi pa siya nakaabot ng palengke sa baryo. Sa mga bahay-bahay pa lang niya iyon inaalok at nauubos naman kaagad. Nagtungo pa rin siya sa palengke upang bumili ng pansit at tinapay para kahit papaano ay matuwa naman itong si Dodong. Sa pagbagtas niya pa uwi ay nadaanan niya si Dodong na naglalaro kasama ang mga kaibigan. Tinawag niya ito upang sabay na sila magtanghalian. Aba, may pansit at tinapay. Ito lagi ang pasalubong ni Itay kapag galing sila ng bayan. Sambit dito ni Dodong. Tahimik lang si June at tuluyang yumuko. Napagtanto ni Dodong na wala sa tama ang kanyang salita. Kaya nagmungkahi na lang ito na siya na ang maghahanda sa mesa. Nang matapos na sila, ay sinabihan niya si Dodong na maghugas muna ng pinggan bago gumala. Dahil sa pagod, napagdesisyonan niyang mag-siesta na muna. Doon siya sa lantay
natulog na nasa ilalim ng puno ng mangga. Ang lantay ay isang higaan na gawa sa kawayan. Masarap ito higaan dahil malamig ang kawayan sa katawan. Bago pa siya makaidlip ng tuluyan, ay may narinig siyang tila isang sumitsit. Akala niya si Dodong lang, kaya hinayaan lang niya ito. Subalit nagpatuloy pa rin ang pagsitsit hanggang sa nairita na itong si Jun. Dodong, ano ba? Magpatulog ka nga. Huwag ka dito maglaro. Sigaw ni Jun habang nakaupo sa lantay. Pero nung sinipat niya ang lugar, ay wala namang tao. Kaya muling humiga si Jun at tinakpan ng damit ang kanyang muka. Makalipas ang ilang minuto, napabalikwas si Jun dahil sa may dumaang napakalakas na hangin. Sa lakas nito ay nahawi ang mga kalamansi, maliban lang sa isa na nasa pinakagitna. Hindi pa rin binigyan pansin ng binata ang pangyayari. Humiga at muling natulog. Alas 4 na nang nagising si Jun. Nakaupo siya habang iniisip ang nangyari kanina sa kalamansi. Nasipat niya si Dodong na nakangiti sa kanya habang nag-iigib ng tubig sa balon. Tumayo siya at nagtungo sa bahay. Dong, kumuha ka na lang ng mga itlog dun. Yung sa mga manok na alaga mo, yun na lang muna ang uulamin natin mamaya. Uwi ka dito ni Jun. Nagpaalam rin siyang umalis dahil kukunin niya ang pinangakong bayad sa kalamansi. Takip silim na nang makauwi siya. Sa daan ay may nakasalubong siyang matanda. Bumati naman dito si Jun. Ngunit nagtaka siya kung sino iyon. Kilala niya kasi lahat ng mga kapitbahay kahit pa sa sentro ng baryo. Nang makalagpas na siya sa matanda, ay bigla itong nagwika ng "Huwag mo sanang baliwalain ang mga senyales. Isa itong biyaya mula sa kalikasan." Nang lingunin niya ito, ay napakalayo na ng matanda. Nakaramdam ng takot ang binata, kaya nagmadali itong umuwi. Nang sumapit ang gabi, hirap siyang makatulog. Dagdag pa ang malikot na kapatid sa tabi. Kaya lumabas muna siya ng bahay at tuluyang nagpahangin. Napansin niya na may umiilaw sa taniman ng mga kalamansi. Kumuha siya ng gasera at pinuntahan ang umiilaw. Nang malapit na siya ay bigla itong nawala. Inilibot ang tingin sa paligid nang biglang may nakita siyang bumukang pakpak na napakalaking paniki. Sa takot ay tumakbo itong si Jun. Ngunit tila hindi makalapit ang nilalang na iyon sa kanya. Parang ayaw nitong madikit ang katawan sa mga kalamansi. Kaya tumigil si Jun. Pumapaikot lang sa kanya ang nilalang pero hindi ito makalapit. Hanggang sa lumipad na ito palayo. Sa tanang buhay niya, ay ngayon lang siya nakakita ng paniki na ganun kalaki. Parang tao na ang laki nito. Pati ang katawan ay korteng tao. Habang nakaupo siya sa hagdan, ay may biglang humawak sa balikat niya. Ikinabigla niya ng labis ito. "Kuya, saan ka ba nang galing?" Sambit ni Dodong na papikit-pikit pa ang mga mata. Kinabukasan ay ikunento niya kay Dodong ang lahat ng nangyari. "Nako, aswang yon kuya. Hindi yun nakalapit sa'yo dahil nasa, alam mo na, mga kalamansi ka."
Alam mo bang ayaw ng mga aswang ang kalamansi? Sambulat dito ni Dodong. Ano ba yung pinagsasabi mo? Hoy, hindi totoo ang aswang. Panakot lang yun ni tatay sa'yo, no? Wika dito ni June. Sa magkapatid, tanging si Dodong lamang ang may interes sa usaping aswang. Sa tuwing mag-uumpisa ng magkwento ang ama, ay umaalis na itong si June. Kaya si Dodong itong may alam tungkol sa mga aswang. Iniwan na ni June si Dodong upang mamitas ng kalamansi. Sinubukan ni June na doon mamitas sa gitnang bahagi. Nang makalapit na siya sa pinakagit ng puno ay nag-umpisa na siyang pitasin ang mga bunga nito. Hanggang sa may nalaglag na isang bunga. Imposible iyon dahil hindi naman nalalaglag ng kusa ang bunga ng kalamansi. Kahit pa mabulok iyon ay nananatili sa puno pa rin iyong nakakabit. Mas nagulat pa si June dahil nabiyak ang bunga. Pinulot niya ito at nasipat niya ang nag-iisang buto nito na napakaputi. Inuwa niya ito at pinisil-pisil. Kasing tigas ng bato ang butong iyon. Tsaka mas malaki ito kumpara sa normal na buto. Binalot niya ito ng supot at tuluyang inilagay sa bulsa. Nagpatuloy na sa paglalako si June. Laking gulat niya dahil ang 10 supot na kalamansi ay pinagkaguluhan ng mga tao at naubos agad. Kaya muling namitas pa si June. Pagdating niya sa sentro ay wala pang 5 minuto, ubos na ulit ang kanyang pangalawang pantinda. Ang balak niya na 3 beses lang sa 1 linggo na maglako ay naging araw-araw na. Tumulong na nga si Dodong sa kanya dahil tila ba swenerte na sila ng labis. Dodong, kung palaging ganito ang kita natin, makakapag-ipon tayo. At sa susunod na pasukan ay makakapag-aral ka na ulit. Sambit dito ni June. Natuwa ng husto ang kapatid at nag-umpisa itong magbanggit ng mga bibilhin para sa kanyang eskwelahan. Habang tinitingnan ang kapatid ay naalala na naman ni June ang mga magulang at kapatid nitong si Inday. Ipinangako niya sa sarili na aalagaan at bibigyan ng edukasyon ang kapatid na naiwan. Kinuha ni John ang nakasupot na buto. Batid niya na noong lagi na niya itong dala ay nagiging magaan ang buhay nila. Malaki ang kita at para bang walang tigil sa pamumunga ang mga kalamansi. Ang 10 supot ay nagiging 100 supot sa bawat araw. Minsan isang hapon nang pauwi na ang binata, ay nakasalubong na naman niya ang matandang lalaki. Bumati siya rito, ngunit sa pagkakataong ito, ay huminto na ang matanda at nagwika ito nang mabuti naman at napasayo na rin sa wakas. Pambihirang swerte ang dulot sa iyo niyan. Ngunit mag-iingat ka bata, parating na ang mga nilalang na magnanais kunin sa iyo yan. Wikang babala dito ng matanda. Teka lang Manong, ano po bang sinasabi mo? Tanong dito ni June. Mga nilalang ng dilim, mag-iingat ka. Muling tugon ng matanda. Magtatanong pa sana si June kaso biglang nawala ang matanda. Sa pag-uwi niya sa bahay ay tinawag niya si Dodong. Nagbabaka sakali siya na may makukuha siyang kasagutan mula sa kanyang kapatid.
inilahad lahat ni Jun, pati na ang matanda. Subalit, namangha at natigilan na lang siya sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Ayon dito, mutya ng kalamansi ang nakuha ni Jun. Nagbibigay ito ng swerte at kagaanan sa buhay ng sino mang may hawak nito. Posibleng isang diwata o ermitanyo ang matandang kausap niya. At ang mga nais mang agaw ng mutya ay ang mga aswang. Hay, akala ko akong makakuha ng mutya. Pero ayos lang yon, kuya. Tutulungan kita upang talunin ng mga aswang. Dagdag na wika dito ni Dodong. Tila ba napakakaswal lang na sinabi ni Dodong ang mga katagang iyon. Dodong, paano mo nalaman ng lahat ng ito? Kwento po ni Itay. Ikaw naman kasi kung nakikinig ka at naniniwala ka sa mga kwento ni Itay, edi madali lang sa'yo intindihin ang mga ganitong pangyayari. Basta kuya, magtiwala ka. Magtiwala ka dyan sa tangan mo. Nakangiting kwento ng kapatid at nagtungo na sa kanilang higaan. Hindi makapaniwala si Jun sa mga nalaman ng kapatid. Maya-maya pa ay humiga na rin ito sa tabi niya. Isang araw, nang pauwi na sina Jun at Dodong, ay biglang huminto si Dodong at inamoy-amoy ang hangin. Oh, bakit dong? Tanong dito ni Jun. Shhh, kuya, hindi mo ba naamoy yun? Sambit dito ni Dodong. Saglit pang lumingalinga itong si Jun at nagtanong dito ng anong naamoy? Ang alin ba? Kumuha ng kalamansi sa bulsa si Dodong at inihagis niya sa talahiban. Laking gulat ni Jun dahil naglundagan ang dalawang baboy ramo. Hayun kuya, mga aswang! Sambulat ni Dodong. Nagulat si Jun sa nangyari. Agad niyang hinila ang kapatid at tumakbo sila pauwi ng kanilang bahay. At nang makarating na sa bahay, ipinaliwanag na ni Dodong ang tungkol sa mga aswang, pati na rin ang pangontra dito. Buti na lang kuya, may dala akong kalamansi. Kundi nako, baka nilapa na ako ng mga yun. Wika ni Dodong na may halong pagyayabang. Habang tulog na sila, ay nagising si Jun. Para bang hindi niya makontrol ang paggalaw ng katawan. Gumagaan din ang kanyang pakiramdam na parang nawalan siya ng bigat. Ilang saglit pa ay nakarinig siya ng tunog mula sa isang baboy. Kiniskis pa nito ang katawan sa halige ng bahay. Bukod pa doon ay umaalingasaw ang napakabahong amoy. Amoy na animoy nabubulok na laman. Sa isip ni Jun, ito na yata ang sinasabing aswang. Marahan siyang nagtungo ng kusina upang kumuha ng isang itak. Laking gulat na lang niya dahil biglang umangil ang baboy na para bang nasasaktan. Uya, nandito ang aswang! Sigaw dito ni Dodong. Binuhusan pala ni Dodong ang aswang mula sa bintana. Agad lumabas si Jun at nakita niya ang baboy ramo na nagpagulong-gulong sa lupa habang umaangil. Muli itong tumayo at nanlisik ang mga mata. Tumakbo na ang aswang papalapit kay Jun. Kuya,
Itarak mo muna sa lupa ang itak. Ginawa agad ni June ang sinabi ng kapatid. At nang papalapit na ang aswang ay agad tinaga ito ni June. Natapyas ang pisngi nito at umangil ng malakas habang hindi malaman kung saan direksyon pupunta. Bumabangga na rin ito sa bahay, sa mga halaman at sa mga puno. Hanggang sa lumayo na ng tuluyan, hindi maipaliwanag na kaba at takot ang naramdaman ng binata. Agad naman siyang binigyan ng tubig ni Dodong. Ayos lang yan, kuya. Masasanay ka rin. Wika rito ng kanyang kapatid. Simula noon, ay hindi na niya iniiwan sa bahay ang kanyang kapatid. Lagi na niya itong sinasama. Nang minsang naligo sila sa ilog, ay may nasipat si June na isang babae na nakatayo sa kabilang bahagi ng ilog. Hindi naman ito nakatingin sa kanila. Makalipas ang ilang minuto ay dahan-dahan nang bumaba sa ilog ang babae at patungo sa kanilang direksyon. Agad niyang hinila si Dodong. Dong, tara na. May babae. Hoy, aswang ka ba? Biglang sambit ni Dodong sa babae. Dong, ano ka ba? Tara na. Nagmadali silang umahon nang biglang tumalon ang babae at susunggaba na sila. Buti na lang at nakaiwas sila ngunit magkahiwalay. Dinaganan ng babae si Dodong ngunit nilamutak ni Dodong ang mukha ng babae at napaatras ito dahil may asin pala ang kamay ni Dodong. Agad kinuha ni June ang itak at pinagtataga ang babae. Umiiwas habang umaangil ito hanggang sa muling tumalon at tumakas na. Agad naman nilapitan at niyakap ang kanyang kapatid. Kuya, okay lang ako. Nakangiting wika ng bunso. Dong, hindi ko alam ang gagawin kapag pati ikaw ay nawala pa sa akin. Sambit dito ni June. Nang makauwi na ang dalawa, ay naglagay na sila ng mga pangontra ng aswang. Lahat ng nalalaman ni Dodong na pangontra ay ginawa nila. Naglagay na rin sila ng isang malaking tila basket na kalamansi sa mismong mesa. Halos gabi-gabi na rin ang paramdam ng mga aswang sa magkapatid. Mabuti na lang ay napakatapang ni Dodong. Umaabot pa nga sa punto na naghahamon na itong si Dodong. Lagi na rin itong may nakasukbit na itak sa kanyang tagiliran. Natatawa na nga minsan si June dahil kahit sa pagligo ni Dodong ay nakasukbit pa rin ang itak. Isang umaga, habang namimitas sila ng mga kalamansi, may napansin si June sa itaas ng puno ng lawaan. Nakapatong sa sanga habang nakapulupot ang kamay sa katawan ng puno. Pero nakaharap ito sa kanila. Isang taong ngunit kulubot ang mukha at nakasuot ito ng panakot sa mga ibon sa palayan. Mas nagulat pa si June dahil ang mga paa nito ay maiitim at napakahaba. Gumagalaw-galaw din ang mga paa nito na tila nagbibilang. Dong, tara na. Kuya, di pa tayo tapos? Nabasa na agad ni Dodong ang itsura ni June. Nagmadali silang umalis sa lugar. Nang lingunin ulit ni June ang nilalang ay bumukas na ang pakpak nito at susukurin na sila.
Biglang huminto si Dodong at binunot ang itak. Napahinto na rin itong si Jun dahil sa inasta ng kapatid ay napagtanto ni Jun na lumaban na kaysa tumakbo na lang palagi. Patakbong sumalubong si Jun sa nilalang at nahagip niya ito ng isang taga. Natamaan ang isang paa nito at tuluyang sumadsad sa lupa. Sumabit ang pakpak nito sa mga kalamansi nang biglang sumulpot si Dodong at pinagtataga ang aswang sa likod. Umaangil ang aswang dahil hindi ito makawala. Hinila ni Jun ang kapatid at tuluyang pinagtataga nito ang ulo ng aswang. Nagtatalsika na ang mga dugo nito, subalit nagpupumiglas pa rin ang mga aswang hanggang sa makawala ito at muling lumipad. Nag-iwan pa ito ng napakasamang tingin kay Jun. Simula sa araw na iyon ay naghasa na sila ng maraming itak. Bumili pa sila sa bayan ng mga kalidad na patalim. Alam nilang babalik pa ang aswang na iyon. Hindi basta-bastang aswang iyon dahil kahit may araw ay umaatake ito. Dagdag pa ang mga taga sa ulo nito ay nakaligtas pa rin. Naghanda rin sila ng mga sibat na gawa sa bagakay. Minsan isang gabi, nasa labas ng bahay si Jun. Nag-iisip siya kung papaano tatalunin yung aswang. Hanggang sa may nasipat siyang nilalang na gumagapang. Hugis tao, pero napakaputi ng balat at buhok. Marahan na niyang kinuha ang itak sa tabi. Ngunit pansin niya na walang balak umatake ang nilalang. Anong klaseng nilalang ka? Sambit dito ni Jun. Lumapit pa ito ng bahagya at nagwika ng isa akong tamawo, isang elementong lupa. Huwag kang matakot, kaibigan. Hindi ako kaaway. Wika nito na may paos na boses. Parang ako lang ah. Bakit ka nandito? Anong kailangan mo? Tanong pa dito ni Jun. Narito kami upang tumulong. Batid namin ang kabutihan ng iyong puso. Ngunit may mga nilalang na nais kang mawala. Wika pa ng isang nilalang. Tumayo ang tamawo at lumakad na papalayo hanggang sa unti-unti itong naglaho. Kinabukasan ay namangha pa si Dodong sa ikinuwento ni Jun. Wala talagang bahid ng takot itong si Dodong. Nagtungo ang magkapatid sa kabilang bayan upang kumonsulta ukol sa mga gumagambala sa kanila. Sa isang albularyo, natawagin na lang natin sa pangalang Lando. Maiging tiningnan ni Lando ang mutya ng binata. Matapos nito ay pinayuhan niya ang binata na ilipat ito sa pulang tela. Nagbolontaryo naman ang matanda na siya na ang magbibigay ng lagayan. Gayunpaman, nagpasalamat itong si Jun dahil sa mga payo ng matanda. Kahit papaano ay masaya si Jun dahil sa tulong ng matanda. Nang makauwi na sila, ay naghanda na ng hapunan si Dodong. Nagpahinga muna si Jun. Bandang alas 7 nang gisingin ni Dodong ang kapatid upang maghapunan. Dodong, kapag bumalik ulit yung aswang, magtago ka na lang ha. Baka kasi mapahama ka pa. Wika dito ni Jun. Pero kuya, kaya ko naman lumaban, di ba? Dong, wag nang matigas ang ulo. Labis ang pag-aalala ni Jun
kapag nakikipaglaban ang kapatid sa mga nilalang. Habang nakahiga na sila ay kinapa niya ang mutya. Subalit, may napansin siya sa mutya. Parang may kakaiba. Kaya inalis niya ito sa pulang tela. Nanlaki ang mga mata ni Jun dahil hindi na ito ang mutya. Ang albularyong silando lang naman ang nakahawak nito. Agad niya namang ginising ang kapatid at sinabi ang nangyari. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay may narinig silang dumapo sa bubong. Hindi lang isa, kundi napakaraming ibon ang dumapo sa paligid. Nako, paano yan kuya? Pag-aalala ni Dodong. Dong, kahit anong mangyari, huwag kang lumabas. Aabangan natin ng mga sino mang papasok dito. Wika dito ni Jun. Ang tunog ng ibon ay naging angil hanggang sa may umakalmot na sa dingding ng bahay. Hawak ni Dodong ang itak. Hawak naman ni Jun ay itak at sibat. Narinig din nilang parang may naamoy na masama ang mga aswang dahil sa uri ng angil nito. Alam ni Dodong na dahil sa kalamansi iyon, hanggang sa niyog-yog ng mga aswang ang bubong ng bahay. Nasisira na rin ang iilang bahagi nito. Sa bawat kamay na pumapasok ay tinataga agad ito ng magkapatid. Nagwawala na ang mga aswang at tuluyang nakagawa ng malaking butas sa digding. Subalit, bago pa man makapasok ang mga ito, ay may biglang humila sa mga aswang mula sa labas at nagpangbuno ang mga ito. Nang tiningnan ni Jun ay ang mga tamawo ang nakikipaglaban sa mga aswang. Napakaraming tamawo ang lumipol sa mga aswang. May isang lumapit kay Jun. Kaibigan, bakit hindi mo ipamalas ang iyong tangan? Wika ng isang tamawo. Ninakaw ang aking mutya. Ninakaw ng isang albularyo. Tugon dito ni Jun. Ganun ba? Huwag kang mag-alala kaibigan. Babawiin natin yon. Sambit ng tamawo at agad itong lumundag sa mga aswang. Lumabas na rin ng bahay ang magkapatid at nakikipaglaban na rin sa mga nilalang. Nang humupa na ang pangyayari, agad nagtanong ang tamawo kung sino si Lando at taga saan ito. Inilahad ni Jun ang lugar ng matanda at ibinigay rin ito ang telang may laman na ordinaryong bato. Inamoy ito ng tamawo at kalahati sa pulutong nito ay sumama. Habang ang kalahati ay nakapalibot lamang sa buong bahay, pinaghahalikan pa ni Lando ang mutya ng kalamansi. Matutupad na ang pinapangarap nitong salapi dahil sa swerteng hatid ng mutya. Ngunit laking gulat niya dahil may mga matang nakasilip sa mga siwang ng bahay niya. Napaatras si Lando at nagbitaw ng isang tigalpo. Nagpulasan ang mga tamawo ngunit may mga nakapasok na sa loob at sinunggaban ang matanda. Hindi ka karapat dapat magtangan ng anumang mutya ng kalikasan. Isa kang lapastangan. Sambit dito ng isang tamawo. Pinagtulungang hinila ng mga nilalang si Lando habang kinuha ng isa ang mutya nito. Lumubog ang mga tamawo sa lupa kasama si Lando.
Nagsisigaw si Lando ngunit wala na itong nagawa. Hanggang sa tuluyang nailibin ng buhay ang matanda. Makalipas ang kalahating oras, ay bumalik na ang Tamawo at muling ibinalik kay Jun ang mutya ng kalamansi. Kaibigan, sa susunod, huwag mong ipahawak sa iba ang tangan mo. Wika dito ng Tamawo. Maraming salamat, kaibigan. Pasasalamat ni Jun. Kapag kailangan mo ng tulong, ay darating kami kagad, kaibigan. Muling paglalahad ng Tamawo habang ito ay nagpapaalam. Naglakad ng marahan ang mga Tamawo hanggang sa naglaho na ang mga ito. Kinabukasan ay pinagtulungan nilang iayos ang bahay. Hindi muna sila maglalako ng kalamansi. Bukod sa bahay ay meron pa silang gagawin na mas mahalaga. Ang paglupig sa mga aswang. Kuya, sa tingin ko, isang gabo na ng aswang na umatake sa atin. Kita mo kahit may araw. Ang sabi ni Itay, nagtatangan daw ito ng maraming mutya at pinuno ito ng isang angkan na mga aswang. Marahang wika dito ni Dodong. Dong, wala man akong kaalaman pa sa mga aswang. Pero may dahilan kung bakit ibinigay sa akin ang mutya. Kaya simula ngayon, lalaban na ako. Sambit dito ni Jun. Natuwa naman si Dodong at nagpatuloy na sila sa pagkukumpuni ng bahay. Nang matapos sila ay kumuha ng katawan ng saging si Dodong at pinag-aralang tagain. Kuya, sige nga, ikaw ang sumubok. Nang sinubukang tagain ni Jun ang katawan ng saging, ay nahati ito sa isang tagalang. Pero ang pakiramdam ni Jun ay wala masyadong lakas ang kanyang binitawan. Hanggang isang gabi, matapos ng hapunan, ay nagkwentuhan muna ang magkapatid nang biglang may lumapag sa bakuran nila. Agad sumilip ang dalawa. Kitang-kita nila ang nilalang dahil sa liwanag ng buwan. Umangil ito ng mahina, nakangisi at nanlilisik ang matatalim na mata. Dong, dito ka lang. Opo, kuya. Lumabas si Jun, daladala ang isang itak. May nakasukbit din itong isa pang itak sa kanyang tagiliran. Naramdaman ni Jun ang magaan na pakiramdam at kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Ibigay mo na sa akin ang mutya, kapalit ng inyong buhay. Wika dito ng aswang. Sige, kunin mo. Halika. Paghahamon dito ni Jun, umangil ang aswang at sumugod gamit ang mahabang mga kuko. Sinalag ito ng itak ni Jun at pumaikot ito at tuluyang sinaksak ang aswang. Umikot siyang muli at tinadyakan ito. Tumilapon ang aswang. Nagulat naman si Jun dahil parang tila bumilis ang kanyang paggalaw. Napagtanto ni Jun na lakas at bilis ang hatid ng tangan sa kanya.
Kaya sinugod niya ang aswang at paulit-ulit itong pinagtataga. Subalit, matibay rin ang aswang. Parang baliwala ang mga sugat nito. Ngumisi lang naman ito at sinunggaban ang binata. Habang nanonood sa siwang si Dodong, ay may narinig siyang isang pagsitsit. Paglingon niya ay naroon na sa tabi ang tamawo. Bata, nais mo bang tulungan ang iyong kapatid? Tanong ng tamawo. Opo, kaya lang ang laki ng kalaban tsaka matibay. Baliwala ang tapang ko dyan. Sambit dito ni Dodong. O ito, gamitin mo ang itak na to. Pangako, makakatulong ka na sa kapatid mo. Muli pang sambit ng tamawo. Hinimas ng tamawo ang nakasukbit na itak ni Dodong. Medyo umilaw ito ng bahagya. Unti-unti namang naglaho ang nilalang. Patuloy sa paglalaban ang dalawa habang patagong umaligid si Dodong. Nadaganan na ng aswang ang binata. Pilit sinasalag ng bisig nito ang mga kalmot. Hanggang sa sinaksak ni Dodong ang aswang. Umangil ito at bahagyang napatalon. Halatang ininda ng aswang ang saksak na iyon. Dodong, bakit nandito ka? Pasok sa loob. Hindi kuya, tutulungan kita. Yung itak, may ginawa ang tamawo sa itak. Tingnan mo yung aswang, nahihirapan ng gumalaw. Paggewang-gewang na ang aswang habang sinusubukan nitong lumipad sa mga puno. Hanggang sa bumagsak ito malapit sa taniman ng kalamansi. Agad sumugod ang magkapatid. Pinunit ni Dodong ang isang pakpak nito habang pinagtataga ni Jun ang mga kamay ng nilalang. Itinarak ni Dodong ang itak sa paa ng aswang. Umangil ito at binigwasan niya si Dodong. Tumilapon ang bata, ngunit nagulat siya dahil ang nakatarak na itak ay muling bumalik sa kanyang mga kamay. Napangisi si Dodong at ibinato niya sa aswang ang itak. Tinamaan ito sa hita. Umangil sa sakit ang aswang. Sinundan naman ito ni Jun ng isang suntok. Napangiwi ang aswang. Inulit pa ni Jun ng maraming beses ang pagsuntok. Hanggang napunta na sa taniman ang aswang. Nagpupumiglas ito dahil nahaharangan sa tuwing ibubuka ang pakpak. Pinunterya ni Dodong ang isang kamay hanggang sa naputol ito. Walang tigil naman sa pagsapak si Jun sa mukha ng aswang. Nagtalsika na ang mga dugo nito, pati ang animoy pangil nito. Pambihirang lakas at bilis ang ipinamalas ng binata. Hindi rin siya nakadama ng pagod. Bagkos, determinado siyang wakasan ang buhay ng nilalang. Hanggang sa itinarak ni Dodong sa dibdib ang hawak nitong itak. Habang ginigilitan ni Jun sa leeg ang aswang, bumagsak ito at nangihina na ng lubos. Hinila ito ni Jun at tumakbo naman sa bahay si Dodong upang kumuha ng gaas posporo. Nang makabalik si Dodong ay agad binuhusan ng gaas.
at tuluyang sinindihan. Naglulupasay ang aswang at umangil ito ng napakalakas habang tinutupok ng naglalakihang apoy. Inakbayan ni Jun si Dodong habang sabay pinagmamasdan ang nagliliyab na aswang. Sa di kalayuan naman ay ang kaibigang tamawo ni Jun. Nakangiti ito at tuluyang naglaho na rin. Sa wakas ay natalo na rin nila ang puno-punong gabunan. Wala man tanga na mutya si Dodong, may itak naman ito na basbasado ng isang tamawo. Makalipas ang ilang araw, masayang namimitas ng kalamansi ang magkapatid. Nang tumingin sa mga puno si Jun, ay wala na siyang nakitang nilalang maliban sa tamawo na nakangiting nakatingin sa kanila. Kumaway si Jun at tinanguan naman ito ng isang tamawo. Umabot na rin sa bayan ang paglalako ng magkapatid, ngunit maigi nilang tinututulan na bumiyahe kapag masama ang panahon. Paminsan-minsan ay nag-aalay sila ng mga bulaklak at kalamansi sa bangin na kinamatayan ng mga magulang at ng kanilang kapatid. Subalit, hindi rin tumigil ang mga nilalang ng dilim na maghasik ng lagim. Pero may Jun at Dodong na handang lilipol sa mga demonyong umaaligid sa kanilang baryo. Kasama ang naging kasangga nilang elemento na tamawo, ang kwento ni Jun ay nagpapaalala sa atin na habang may buhay, may pag-asa. Huwag din sana tayong lumimot sa may likha dahil lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. At ang dahilan na iyon ay malalaman mo lang kapag ipinagpatuloy mo ang iyong buhay. Okay. Grabe to si Jun sa kasi Dodong, no. Pero uunahin ko lang. Ang ganda nung binigay na aral sa atin, no, ng magkapatid na to. Tama nga naman sila Dodong at Jun, di ba? Na habang may buhay, may pag-asa, no. Kaya sa mga kabaryo natin na nakikinig dyan, di ba? Na alam kong nahihirapan din kayo sa pang-araw-araw, no? Ayos lang yan. Kasi isipin nyo na lang na, kumbaga, nakakahinga pa tayo ng ayos. Pero may mga taong may labis-labis na salapi pero kulang sila sa paghinga. Di ba? Gets nyo? Parang kumbaga yung point na nagagawa mo lahat pero may taong maraming pera, may mga ari-arian, pero hindi naman nila nagagawa yung nagagawa mo. So, para sa akin, okay yung ganito na setup natin, no? Basta sipagan lang natin, no? Ay, karamihan pa naman dito is mga OFW, no? Nauunawaan ko yun, mga kababaryo. Merong merong dyan na nakastay sa ibang bansa, meron namang nag-ibang bansa para magtrabaho, no? So, vice versa lang, walang problema ron. As long as tama yung ginagawa ninyo, no? At alam niyo na, basta walang inaapakan na tao, di ba? So, darating at darating din naman ang oras ninyo, mga kabaryo. Kaya konting sipag lang at tiyaga. At siyempre, habang ginagawa niyo yan, sabayan niyo ng pakikinig ng kwentong baryo. So, yun. motivational speaker ba? Hindi, no? Di ba? Bali, opinion ko sa kwento. Yun nga lang, medyo nakakalungkot lang yung unang, kasi unang story pa lang, di ba? Nakita niya naman na nagkaroon ng aksidente. Pero ano yun, ha? Totoo talaga yung ganun dati na yung biyahe. Alam niyo yung
one-way trip tapos ang next na, pwedeng kinabukasan o in the next other day, di ba? Sorry. So, yun, legit yun. Pero tapos, di ba, kita nyo, talagang as in, hindi pa sementado. So, feeling ko lumang-luma yung, kumbaga yung lugar nila, June, talagang hindi pa masyadong naaabot ng gobyerno noon. Talagang liblib. Yun nga, medyo malayo to. Hindi ko masyado kabisado. Compostela Valley, di ba? Kung merong kamag-anak o may nakatira ron o may kaibigan at alam nyo tong kwento ni June Bernabe, no? Pati ni Dodong Bernabe. Pwede nyo namang i-share dito yan, mga kabaryo, para alam nyo na sa mga kritiko natin na wala naman tayong magagawa ron. Okay lang naman yun, di ba? Sabi ko naman sa inyo, hindi lagi tayong positive, no? Okay lang yan. Tapos, yun nga, napakalakas ng mutya ng kalamansi, di ba? Kung titingnan natin, bilis at listo. Pero ang pinaka-nakahanga dito si Dodong, no? Sipin nyo, nawala na ng pag-asa tong si June, pero parang mas naging kuya pa si Dodong. Pero yun nga, in the end, napagtanto ni June na, sige, lalaban ako. Kasi ako yung pinagkatiwalaan na magkaroon na ito, no? Grabe, no? Kasi, yun nga lang, share ko lang din, mga kabaryo. Yung mutiya kasi ng kalamansi, as in talagang buto. Alam niyo yung buto ng kalamansi na parang teardrops, no? Parang patak ng tubig. Ganun. Kaya lang, legit yun na totoong putilan talaga. Tapos, alam niyo, parang naging marmol na bato. Yun. Ayun, hindi ko lang alam kung tama bang way na sa ganung paraan nakuha ni June. Merong asing pwedeng elemento o yun nga, tamawo, di ba? Ang tamawo kasi is nasa hanay siya ng mga engkanto, no? Talagang goosebump at legit yung kwento natin ngayon dahil alam naman natin na hindi naman 100% pero ilang percent yung may karanasan tungkol sa mga engkanto, lalo na siguro tong tamawo, no? Yun, kadalasan to sa mga malalaking puno ng kain langka at akasya. Yan, so yun, bali yun lang muna. At kayo, kung may komento kayo rito sa kwento nila June at ni Dodong at itong, alam nyo na, dalawang magkapatid na to, comment kayo sa baba tapos babasahin natin yan. Ito na, ang hinihintay ng lahat. Ang grand prize. Shout out. Ang dami na ito, kabaryo. Hindi biro to, pero dahil mabait kayo at mabait ako sa inyo, sige. Shout out tayo. So, umpisa natin. Siguro ano to? Last 5 videos, no? Tingnan natin kung siguro titingin ako ng mga comment tapos sasagutin natin. At sige. Ayun lang. Umpisa na natin, mga kabaryo. Gusto ko munang batiin yung dalawa nating members na sina Ma'am Cherry Basilio. Yan, shout out sa'yo. Hindi siya pala comment, no? Pero salamat po. At si Ma'am Arlene. Si Ma'am Roslyn Dalupere. Yun. So, salamat po sa inyong dalawa. Ingat po kayo palagi at eto na po yung mga comment natin na lagi nating nababasa, no? Si Nay Ana. Salamat po sa pakikinig, Nay. Si Rico Buckley. Boss, shout out sa'yo. Mama Gigi Bertuso. Yun. Salamat po. Kabadis. Yan. Pwede kayo mag-subscribe dyan, no? And si Celebrity Central. Yan. Salamat sa pakikinig. At Tita Sareno. Yun. Salamat po, Tita, na palagi kayong nakikinig din, di ba? And si Boss Brain Omega. Yun, Boss. Salamat palagi. Kapartner niya tong kwentong baryo pag nasa trabaho siya. So, salamat, Boss. Si Ma'am Jenny Golosino. Yun, salamat. Shout out sa lahat ng nasa Dubai. Si Ma'am Arlene Coolsbesa. Yun. Salamat po sa palagi ring pakikinig, no, Ma'am. Ingat po kayo dyan palagi. Si Joseph Rafael. Boss, salamat.
si Ma'am Ellen Bueno. Tama ba, Ma'am Ellen? Salamat po. Catherine Blasquez, Ma'am, salamat po. At Joel D. Guzman, Boss, salamat. Yung iba user kabaryo eh. Si Ma'am Marilu Matsuda, yon, salamat. Si Ma'am Aukulina, salamat po Ma'am. Pasensya na yung nagtatampuro si Ma'am Aukulina. Di natin siya na shoutout nung mga nakaraan. Pero yun nga, inabot tayo ng medyo di maganda, no? Pero ngayon may sipon-sipon, pero laban na. Salamat Ma'am Aukulina, ingat po kung nasaan man kayo. Ito, ang ganda ng comment niya, kaya lang user, sayang. Si Boss Anthony Cabales, Alma Hornales, Adrian Sagranada, Tahani Vlog, no? Subscribe kayo dyan. Pilipina Palsario, salamat po Ma'am. Shifter Please, yon, salamat din sa'yo Boss, yan, lagi rin natin yan. Si Ma'am Elsa Constantino, yon, salamat din po, ingat palagi. Lisa, yun lang, Lisa. Flory Jean Sapungan, salamat po. Grace Celis from Riyad, yon, so shoutout sa mga taga-Riyad, no. Si Ma'am Asil Gumban, salamat po Ma'am. Maria Janice Manibad, medyo hindi ko na-gets yung pangalan Ma'am, pero sorry. Si Ma'am Lourdes Grace Garte, salamat po. Rod Candice Manaw, tama ba? Grabe, dikit-dikit kasi yung pangalan, ba't ganun? Benji Sikor, Boss, tama ba? Salamat Boss Benji, ah. At si listener 820 Pabion, nagpadala siya sa atin ng thanks. Salamat din po, Ma'am, Sir. Yan. At si Boss Julie Ruel, yun. Glenn Sol de Villa, tama ba? Salamat po, Ma'am. Flora Salvatierra from Hong Kong, salamat po. Michael J. Onak Tabiano, Boss, tama ba? Yolanda Estrada, yun. Marie Sanodo, Susan Casterens, tama ba? Kalik, The Labrador Husky Dog, yun, Boss, salamat sa pagbabalik. Ian Lacambra, salamat po. Ace de la Serna, Charlun Rulan, Boss, salamat palagi rin. Kahit late na raw siya. Salamat po. Matthew. Yun, Matthew lang. Taga Midsayap, North Cotabato. Yun. Shoutout sa lahat ng mga kababayan dyan. Leo Daban, Boss. Emilia Nora Falls. Ang ganda naman pakinggan ng kwento niya. Oo, Ma'am. Pero kwento lang. Ang boses di natin alam. So, yun, user, salam. Listening from Camotes Island, Cebu. Yun. Kung sino ka man, Ma'am, Sir. Yan, nabasa ko. Pero user eh. Bricks Vlog. At nandun siya sa Kingdom of Saudi Arabia. Oh, yun, dami atang mga taga-Saudi ngayon. Okay. Yun yung una nating story na nag-shoutout tayo. Ito yung next. Yun, dami. Sabi sa inyo eh. Pero nakaka-enjoy naman kasi nababasa ko yung mga comment nyo. Positive, negative, laban lang. Maria Teresa Sacapano, Christian Gabi, Boss. Imotayo Shiki, yan, Japan na. Giancarlo Batiktik, Boss. Celebrity Central, iyon, isa nating paparazzi. Beng Villador, iyon, parang Beng Virador. Sorry Ma'am, pero angas. Okay, nabasa. JB Vlog 27. Ano yan Boss, nagbablog ha? Ayan, pwede niyong follow yan. Larry Arnerbiol. Grabe. Hindi ko inaano yung pangalan nyo mga kabaryo ha. Talagang
Mahirapan akong basahin pag mismong YouTube. Arnel Balboa, ganda ng kwento pa sila. Full House Kitchen, yon. Okay yan, baka nagluluto to si Kapul House, no? Kwentong Wario watching from Japan. Sayang, kasi user. Pero salamat po sa mga, sa'yo ma'am, kung sa Japan, no? User nakalagay, si Asil, nabasa na natin yan. Karen De La Peña, salamat po. Choco Pudge, hindi naniniwala si Choco Pudge na ganun kaganda ang katawan ng lalaki. Ako lang yon, boss. joke lang. Ito na gusto ko to kay tita. Ang sabi ni tita, kakaiba ka nga sa lahat ng narrator. Ako kasi 90% sa horror community nakasubscribe ako at nakikinig ako sa kanila, pero ikaw lang kabaryo ang may format na ganito. Wow, salamat po. Summarize ang buong kwento, nakausap kami. Yun naman talaga ang goal natin, na parang makausap ko kayo, tita, no? Salamat po, no? Kung ganun man. Adrian Ruby, boss. Salamat sa'yo, boss. Adrian Ruby. Nori Paharito, salamat po. Lola Cha Channel. Oo nga eh. Alam nyo, yung nakaraan yung pinakomment ko kay Kabaryo ng hashtag, legit yun na ang akala ni YouTube parang sablang ganun. Pero legit yun ha. Si Ma'am Ann Garcia, yun, salamat sa'yo ma'am. Neneng 31, Nax. Yun, nabasa na natin tong iba. Ang sarap basahin ng comment eh, pero nabasa na. Yun, may kasabihan nga tayo, pagkitik na ang bunga, pinupukol sa mga ingit. Oo nga, Ma'am Elsa Cons. Oh, legit yun, kasi may mga nag-PPM sa akin ng narrator na, ba't kuro kayo sinashoutout? Oh, alam nyo na, pinagtutulungan ako, pero dahil hindi naman daw kayo member, nasisira sila. Diba? Ayan nyo na. Kate Step, salamat po ma'am. Beverly Torres, salamat po. Bro, taga-Tigbawan, Iloilo ako mismo, poblasyon. Reganera. Tama ba, boss? Boss, salamat ha. Alex Pellegrino, boss, salamat po. Second de la Garcia. Second de la Garcia. Tama ba, boss? Jing Sibal, first time kong kinilabutan sa kwento, lalo na sa last na... Oo nga ma'am, nakakilabot yun, tanda ko yun. Milagrosa Luke, ang ganda ng boses, babe. Sana all, pati mukha. Jin Sabualon, salamat po, salamat. Ilonggo si ma'am, no? Sounds familiar whitey, yun. Salamat, sounds. Taylor Nuevo from Jeddah. Yun, shoutout sa'yo, boss. Ingat yan. Melvin Bulan. Si Ma'am Marilu. Nabasa na natin yan. Welcome po. Ikaw po pagaling. Salamat, user. Nag-reply siya sa akin. Pero user. Nasa C. C yung pangalan. Pero user. Sayang. Eleanor Bensing. Yun. Ilang beses na din akong nakakita ng aswang. Oh, yun. Talaga ma'am, pwede mong i-comment dito yung kwento. Para, alam niyo na, sa mga critics natin dyan. Arlie Guerrero. Sorry, shoutout sa'yo ma'am Arlie. Sir Arlie. Bong. 838035. Kwentong Baryo, kwentong aswang. Gina Ladoc. At yun si... Alam niyo na, boss Inday ng Paris yun. Salamat po ma'am. Lagi kang mag-iingat. No, lahat naman kayo. Doris Rolich from Germany. Yun, thank you ma'am. Ingat po. Taga-Sigbaman, listener. Napakinggan na natin yan. Si Ma'am Jenny. Aukulina. Ang dami. Chona Barena. Yun, salamat sa'yo boss. Ingat palagi. Jenaline Bedonia, salamat po, salamat.
Melodina Laurel. Salamat po. Malamyang araw. Oo nga. Fall dyan, boss. OFW Singapore. Ingat sa mga nasa Singapore. No? Paul dyan. Paul Juan, boss. Salamat. Maria Gina, ma'am. Salamat po. Ace de la Serna, boss. Shoutout sa'yo. Username siya, pero ito ang sabi ni user. Shoutout KB, dito kami sa Malta, Europe. Yun, ingat po dyan. Bricks Vlog, boss. Always listening. Ano tong vlog mo, boss? Bricks. Hindi ko alam, kulay green eh. Pero ingat dyan, ha. Ingat. Salamat, user. Leonie Rosales, yun. Isaiah Pagalaridior. Boss, ba't ganun? Grabe. Red Sapin ba? Red Sapin? Listener from Negros. Salamat po. Ingat. Jonathan Esguera. Mary Jude Lobera. Salamat po, ma'am. Brian Ted. Yun, ganda ng kwento ko. KB sana. Oo, boss. Brian Ted. Aladdin. Yun, Cruz ng Batis. User. Gretchen Encina. Salamat po. Helda Brasal. Salamat po. Mikey Carol. Thank you, ma'am. Larry Ann Berriol. Ma'am, nabanggit ko na yan pero nalilito ako. Renzi Beher. Shemar Singaton. Ito, pansin nyo, abari ako lang gumagawa na ito, ha. Talagang back to back tong nako. Pag inaway pa ng ibang narrator dyan. Delia Tonso. Ma'am, salamat po. Palagi akong nakikinig ng magaganda. Salamat, ma'am. Pero user talaga. Maria Teresa Sakapano. Netsky. Boss, salamat. Chona. Laxpin. Lito Dakhok. Jessa Dobtika. From Saudi Arabia. Ingat, ma'am. Deo Gracia Maka. Boss, salamat. Nestor de la Cruz. Michelle Ola. Yun, naulit na natin. Maria Gina, salamat po. Ayun, dami pero naulit na natin. Gladys Pundal, yun. Ma'am, salamat. Ang dami. Gakusana. Burnaby, Canada. Yun, salamat po, ma'am. Ingat kayo dyan. Princess Yubibrioso. Tama ba? Mary Chris Dumael from Hong Kong. Yun, salamat po. Akashira Ben Dongo. Tama ba? Yukushu. Grabe, nalilito sa pangalan yung mga kabaryo. Marjo Diman. Marisa Noto. Nalilito ako, gagi. Sorry. Rosita Nicolas. Noel Sala. Ba't ganito? Grabe. Joy Sahul. Anelgs. I think mga hindi ko na nare-replyan pero nababasa ko te. Kasi nga, yun nga. M. Taglish. Salamat po. Dennis Bueno. Yun. Grabe. Dami. Libra Mom. From Riyadh. Ma'am, salamat po. Ingat. Rosita Puentes. Yan. Jen Ramos. Grabe. Ang dami. Okay. Asa na. Grabe, no? Ilang minutes na to, gagi. Kaya nagagalit yung ibang narrator. Renato de Leobdabio. Boss, salamat kung namamali ako. Tama nyo na lang ako. Emmanuel Gracin, San Antonio, Salvador. Oo, boss. Joshua Salem, Mike. Alrich B. Tama ba? Bantog Vlog. Boss, salamat ha. Yun, nabasa na natin yan. My one is forever me golf. From Barin. Salamat po. Sana pag nag-comment kayo, alias na lang, grabe naman. Rick Grims, boss. Days
DCS Pera. Wow, Pera. Grace Mendez, salamat po, ma'am. Ellen P. Ocasyon. Marasa Pauragon TV. Oy, Marasa pa. Alam ko yung Bicol niyan, naga-Bicol ako. Amaro Felomina Milagrosa Sagraga. Nidam Teston. Ah, grabe. Clay Abuenaventura. Yun. Salamat po. Zairika Palaton. Buendia. Boss, ba't gano'n naman? Ronel Mokoro. At okay, nabasa natin yung iba. Sige, sige. Salamat, salamat. Ito na lang. Konti na lang, Obario. Konti na lang. Marlene Bolante. Yun. Susan Candres. Roy Quadrante. Boss Balete Aklan. Salamat po. Minda Lopez. Nabasa natin yan. Ang dami. Lane Scotte. Yun, Altabas Aklan daw sila. Tama ba, ma'am? Mar Wills, no? Bitin Lodi, Good Vibes PH. Yun. Subscribe kayo dyan. Nagbablog ata sila, Good Vibes, no? Grace Daniel. Miko Liana Kilon. Ang grabe. Pero okay lang, no? Nakakatuwa yung ganito. Sak Calibores Calibor Espinosa. Tama ba, boss? I-correct nyo ako, ha? Rafi Rufin. I-correct nyo ako, Kamario. Huwag kayong magalit kasi talaga nalilito ako. Florendo. Kyle Stanley Nesperos. Yun. At Julie Thea Naran. Limore HK. Yun, nabasa ko na ito si Mom nakaraan. Jasmine Jason. Jojo Dionis Vlogger. Boss, ingat dyan sa pagbablog, no? Nagbablog ata ito si Boss. Minda Lopez. Yun. Ningario Arnold Villela. Boss, salamat. Calvin Gulayat. Tama ba, boss? Calvin Gulayat. Salamat po. Tess de la Cruz. Nurse Vergara. Yan. Sasabunutan ako ni Mom Nurse Vergara, no? Nabitin siya. Pero oo nga, nakabitin talaga yung mga iba. Darren de Leon. Yan. Smiling Japanese Maples. Wala raw. Ayan, ayaw ka na basahin, pero kayo na bahala. Catherine. sorry. Asugle Pro Brain. Babaylan. Yun, may babaylan tayong taga-subaybay. Ito na yung huli siguro. Marian Damayo. Salamat po. Light Worker. Salamat. Meat Checks. No? Delia Dominion, nabasa na natin yan. Jeffrey Ibanez, salamat po. Virgie Espina, Novi Dagale, yan. Yolanda Estrada, nabasa natin yan. Bambi Buhat, Susan, ayun, nabasa natin yan. Uncle George, salamat boss. Hindi ng Paris ulit, ma'am. Catherine Ann Garcia, mabilisan na lang to, boss. Maricel Cabanog, at Charlene Gumansing, si Ma'am lagi yan nagko-comment. Madalang pero nakasubaybay yan. Jeneline Ronquillo, salamat po. Gleds Pundal. Grabe. Nakakatuwa naman. Sea Diver. Flora Salvatera, salamat. Lilia Morales, yun. Rami Reparado. Vilin Danir. Elizabeth Malbueso. Arlie Guerrero. Yan, ma'am, nabasa ko na to. At Ronito Pasite. May biyahe ng barko mga Palawan. Yan. So, biyahe uli pa Palawan. Boss, hindi ko alam. Tagabasa lang ako. Renato Elido Tabo. Boss, salamat. Pilipina Palsari. Salamat po. Abet Yap. Salamat po. Gugi. Yan. Yun.
Yun, ang dami kong hindi nabasa na ano, na shout out na dahil ano siya, alam niyo yung ano, username. Pero yun lang, grabe no, ang dami. Pero correct niyo ako sa mga pangalan niyo. Siguro ang hirap pag 1 week no, pero siguro alternate na shout out pwede na para hindi tayo masita ng ibang narrator no, dahil against daw yung ginagawa natin. So wala naman akong alam na ganun na rules no. Basta tayo, solo flight lang. Kasama si manlalakbay, no? Si Tito. So, yun. Muli, ako po ito, si Kwentong Baryo. At mag-upload na po tayo sa Kwentong Baryo 2.0 this coming week, no? At intayin nyo po. Sana magustuhan nyo rin. Same lang ng setup, iba lang ng story. So, hindi. Same lang lahat halos. Pero, yung mga short story nandun. So, intayin nyo po lahat yun. Siguro doon pwede tayong magkwentuhan, mag-usap. Doon ako mag-live, no? Bali, sa ngayon, ito lang muna mga kabaryo. At salamat ulit sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Kwentong Baryo, no? Hangad ko na magtagumpay ang lahat ng nakikinig rito, no? So, muli, maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento.